Magaganda, magagandang talagang magandang ano, malalaki siya. At siyempre, isang taong ba naman. Yan. Ang iniisip ko nga mga kaibigan. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Mga kaibigan, siya nga pala, i-update ko lang po kayo dito po sa aking tanim na balinghoy. Mga kaibigan, ngayong umaga wala pa po yung mag-harvest nito dahil ito po ay pinakyaw. Ang usapan namin dito ay bawat kilo meron po siyang piso. Kasi ang bilihan sa amin dito ay ano lang, 4 na piso per kilo. Kaya may 3 piso po. Ayan po mga kaibigan, wala pa po sa kalahati. Ayan, marami pa. Iisang tao lang ang nag-harvest dahil pakyaw. At hindi siya nagpatulong. Pakyawan po ito. At mangyari pa po, marami pang trabaho. Ayan, hanggang doon yan. Marami pa siyang gagawin. Ayan po, medyo matigas lang siguro bunutin dahil madamo siya. Ayan, pero may makukuha naman siguro. Mga kaibigan, ang pagtatanim talaga ng balanghoy, at pwede kang matalo, pwede ring manalo. Ang problema dito sa amin, sa ganitong kalakaran po, siguro hindi na po maulit. Dahil nga mga kaibigan, mayroong buyer na. Ibig sabihin, nagpapautang po sila. Nagpapautang po sila ng pera para po sa pagbungkal ng ano, yung gagamit ng traktora. At saka, libre yung abono. Tapos ang problema naman ang bilihan dito, napakamura mga kaibigan. 4 na piso lang po per kilo. At siyempre, ang gastos dito, yung simula nung mag-araro, 10,000 plus yung magdamo, abot din siguro mga 10,000. Posible po, talo. Ang sabi ko lang dito mga kaibigan, talo. Dahil inabutan ng tag-ulan. Inabutan siya ng tag-ulan. Tapos ang bilihan dito, napakamura. Ayan po. 4 na piso per kilo. Dahil ang buyer namin, nung una, ang usapan, yun niya, libre po ng ano, abono. Ay sila rin nag-araro, halagang 10,000 bago mataniman itong lupa na ito. At siyempre po, at dalawang bisis po ito nilinisin. Ang pakyaw naman dito po nasa 5,000. So 10,000 plus 10,000, 20,000 po ang gastos nito. Ngayon, hindi ko alam kung makakabawi. Okay naman siya. Maganda po yung ayan po, malalaki ang ano. Ayan. Iwan ko lang kung ilang kilo nga abutin dito. Kung sakaling nga abutin ng 3,000 kilos, so 3,000, mayroong 10,000. Tapos itong mga ano naman po, ito po, yung anong tawag, sa Bisaya po ay lawas. Ito po yung puno ng kasaba, balinghoy. Ay binibili po naman nila ng bayar. Ang bilihan nila ay isang 1 meter po ay piso. So kahit paano makabawi ako dito. Sa katulad nito po, ayan. Sa ganung haba ay 2 meter na po. So ito po ay 2 piso. Ayan. Tapos ang usapan naman namin dito sa nag-harvest ay hati kami dito sa
katawan ng ano, ng balingoy. Sa amin sa Bisaya po lawas, so happy kami kung sakaling mababayaran ito ng 5,000, meron siyang 2,500. Ang sa akin lang naman mga kaibigan, mabawi ko lang, maibalik lang po ang aking puhunan dito po sa balinghoy, at least sa hindi po hindi talo. Ang mahalaga na ibalik po, yung ang puhunan ko. Sa totoo lang mga kaibigan, napakahirap din talaga magsasaka pag inaabutan tayo ng mga sakuna, at siyempre katulad dito sa probinsya namin sa Leyte ay tuwing December pag nagsimula po ng mga bear month, September hanggang January na ay inaabutan po kami ng tag-ulan at saka bagyo po mga kaibigan. Katulad nito, inabutan ito ng ilang buwan ng tag-ulan, kaya hindi po na nalinisan na damuhan ito. Kaya lang pagtalikod mo ay sumisibol na dahil nga sa maulan. Ayan na po, ito karami at wala pa namang kalahati. Ayan, dalawang tumpok na yan, siguro ito, at sana umabot na ito ng mga 1,000 kilos. Ito po. Ayan po. Magagandang talagang magandang ano, malalaki siya. At siyempre isang taong ba naman. Ayan. Ang iniisip ko nga mga kaibigan ay walang kukunti lang ang ano, laman. At okay naman. At sana po makabawi mga kaibigan itong pagtatanim ng kasaba. Salamat sa Panginoon kahit paano po ay napakinabangan, at sana po maibalik din ang kunting ginastos dito. Mga kaibigan, hanggang dito na lang po, at hindi ko na po naipakita yung pagtitimbang dahil hindi po po tapos ang pag-harvest. At maraming salamat na lang po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan, at doon po sa mga nanood, at sa katulad ng mga probinsyano, at hindi lang po mga probinsyano, sa lahat-lahat po sa ibang sulok ng mundo po, at ko po ay humihingi po ng tulong, kahit isang pindot lang po, isang subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga ina-upload yung video. Iyan po mga kaibigan ay malaking tulong na rin po para sa akin, isang maliit na vlogger, at bilang isang magsasaka. At ako po ay nagpapasalamat ng kauspuso doon po sa mga nag-subscribe sa akin. At hindi ko man kayo matanaw ng utang na loob, ay ang panalangin ko lang po ay maging ligtas po tayo sa lahat ng oras. At dumating pa po ang maraming blessing doon sa mga taong may taos pusong tumutulong sa kapwa, at mag-iingat po tayo lahat lagi. Maraming salamat po sa inyo lahat.